Welcome back to my channel. So, ngayon, eksakto, ay, hindi naman eksakto. 1 year na simula nung sinabi kong magtutuloy-tuloy na tayo. So, last year, ang unang vlog ko nung magtutuloy-tuloy is about Lizzie. Ngayon, ganun ulit. Yung mga nakasubscribe sa akin ng matagal na, matagal na, alam nila yon. Yung parang naging unboxing na ng pagkain. Yung kasi malapit na yung Chinese New Year noon, yung Fat Holiday kung tinatawag nila. So talagang nagpiprepare ako ng Lizzie. So may mga laman na yan. Hindi pa ako tapos maglagay, pero to, meron na nakahanda. Nakaganyan. So gusto ko lang magpasalamat. 1 year na tayo. Na-reach na natin yung 1,000 subscriber. Meron din tayong more than 4,000 watch hours. So, maraming maraming salamat sa inyo. Yun na yung unang requirements para makapag-apply tayo ng para sa monetization. So, update lang po. Sana naman ma-approve tayo or ano, under review na po tayo na nakapag-fill up na ako, nakapag-apply na ako, natapos ko na yung step 1, step 2. So, nasa step 3 na po. Sana lang. Sana. Yun. Siyempre, hindi naman sa kung ano, naglilibang lang naman tayo. Hindi naman ito yung primary source of income natin. Pero ito yung iniisip kong mapagkukuhaan ng mga extra para dun sa mga gusto kong gawin. Yung alam mo yun, yung kasi hindi naman tayo maraming pera or ano, hindi naman tayo, kumbaga hindi mo rin naman kailangan ng maraming pera para makatulong or makapag-give back, makapag-share sa maliit na bagay lang naman, kahit pa piso yan, may ambag mo, malaking bagay na yun. Pero syempre, kung meron din lang namang platform tulad nito na pwede nating pagkuhanan ng ganon, so, malay mo, di ba? Pagpalain tayo para sa mga gusto nating mangyari. At gawin tayong way para makatulong. Pero, hindi tayo nagpa-promise ng kahit na ano pa man. So, kasi yun naman eh. Wala lang, ganito lang talaga. Kumbaga, tulad ngayon, bakasyon. How I wish makaka-uwi kami, hindi kami makaka-uwi. Pangalawang Tet ko na dito. Pangalawang Chinese New Year na namin dito na. Hindi kami pwedeng umuwi gawa ng pandemic. So, last year, nagplan nga kami ng, ano, dito lang, local travel dito. Hindi rin kami natuloy. Nag-cancel kami kasi natakot din kami sa, alam mo yung safety natin. Ang safety kasi natin ay safety ng family natin. So, kapag safe tayo, syempre, iisipin natin yung mga makakasalamuha natin. Although, vaccinated na ako, may booster na ako. Kumbaga, wala nang hassle, wala nang kung ano-ano pa man. Pwede kang pumunta doon, pwede kang pumunta dyan. Pero, syempre, iisipin mo pa din paano yung ikaw, oo, ikaw, okay ka. Paano kung halimbawa, dalawa kayo, nagtagpo. Nakahawa ka, nahawaan kayo. Yung ganon. Tapos, ikaw, dahil may booster ka na, at least may kakampi ka na, may kasama ka ng lumaban dun sa virus, paano yung iba na wala pa, hindi pa sila kompleto or hindi pa sila nakakapag-vaccine or booster or kung ano pa man. So, isipin pa rin natin kung ano yung kaligtasan ng lahat. So, naikwento ko lang naman. Ayun naman talaga eh, tayo eh, sa Tet Holiday. So, ngayon, sinabi ko na rin sa kanila na Ang taba-taba ako na huwag na nila akong bibigyan pa ng marami pang mga pagkain. Tulad noon ng maraming suman, di ko naman mauubos. I-share na lang din sa iba. So sabi ko sa kanila, mag-usap-usap na lang sila kung ano, kung talagang gusto nila. So di naman tayo tatanggi. Bakit ba? Grasya yun eh. Sino ba tumatanggi sa grasya? Lalo na ako pagkain. Naman, di ba? Sus. Kahit ng ano pa yan, basta pagkain, hindi ka tatanggihan yan. Ang ano ko rin naman sa kanila, halimbawa ba, yung suman, isang suman na lang. Kasi yun lang naman ang kaya kong kainin. Oh,
isang suman lang kasi bibigyan nila ako kung 10 silang magbibigay. 10 suma na matatanggap ko, grabe naman. Ibig sabihin, kung 10 silang magbibigay. Kasi gano'n naman talaga sila dito. Actually, yun talaga ang mga Vietnamese. Talagang hindi mo sila mapipigilan. Kahit na anong ayaw mo, anong pigil mo, meron at meron ka. Either bigyan ka nila ng prutas. Minsan niya, binibigyan pa nila ako ng malagkit na bigas. Alam niyo ba yun? Yung mga pansuman. Eh ako naman, tuwa ako kasi naglulugaw ako minsan. Alam mo yon, yung mga ganong pagkain Pinoy na gusto ko rin kainin. Minsan nagbibiko. Oh, yun. Yung ganon. Niluluto ko naman yon, yung mga ganon. Siyempre, minsan nagbibigay pa silang prutas. Yung suman, tulad ng mga karaan, mga ganyan. Sabi ko, konti lang. Kung bibigyan nila, kung 10 sila magbibigay, yung isa magbigay ng suman, yung isa magbigay ng prutas. Hindi yung 10 sila, 10 din yung bibigay nila sa'yo. Hindi ko kaya. Kaya yun sabi ko sa kanila. Actually, dito ako sa panibagong building ng company namin. So, mga bago rin yung tao ko dito. Actually, matatagal na sila. Ako palang bago dyan. Sinama kasi ako ng boss ko dyan. Kasi yung dating may handle dyan, nilipat na ibang CEO. So, kung saan ka dalahin doon ka, iisang company naman. Ito pa rin naman yung room ko last year. Dito pa rin naman ako nakatira. Building lang ako lumipat. Yung working area ko lang ang nalipat. Pero yung trabaho, yun pa rin ang trabaho. Walang pinagkaiba. Iba lang ang mga tao, iba lang ang mga ano, pero yung trabaho yung pa din. Lahat yung pa din. So, ang boss ko yung pa din. So ganun talaga, naghahanda tayo. Ito yung simple way ko ng appreciation sa kanila, pa thank you, tulad niya ng sinasabi ko. Kung mas marami ba tayo, bakit ba hindi mas marami ang mai-share natin, di ba? So, update ko kayo. Gusto ko kasi sanang magpasundok. Yung sandok. Yung uso na yung sandok pera challenge. Kaya ang gawa nga ng mga restriction. Yung sa COVID. Yung bawal magkumpul-kumpul. Kasi dito minimaintain din talaga yung social distancing. Hanggat maaari kung kailangan yung maglapit. Saglit lang. Meron kaming mga face shield. Mask. So, parang nag-iisip ako kasi kumbaga, kami naman dito, meron kaming antigen lagi. So, nagko-comply naman talaga ang company. Para safe, para sa kaligtasan ng lahat. Lagi, kaya yung mga ilong namin, ano na, ang itsura. Pero laban lang para sa kinabukasan. Yun. Kaya tayong lahat, mag-iingat po tayong lahat para sa ating mga pamilya. Yun. Titignan ko, update ko kayo kung paano ko ito mamimigay. Kasi ito, ganito pa rin, pare-parehas pa rin ang laman nito. Pare-parehas ang laman. Yun. Baka ganun pa din. Naglalagay pa rin ako ng iba-ibang amount dyan. Swerte kung sino makakakuha nung ganun. Tapos, baka dun sa loading boys. Hindi ako sure kung kanino ko ipagagawa. Kaya ako nagpapalit ng bariya-bariyang 20-20. Tapos lalagyan ko ng ibang 50-50. Tapos 100, 500, ng mga isa, dalawang piraso, yung mga ganon. Swertihan ba? Gusto ko sana ganon. Sana magawa ko. Kung may time, kasi busy rin kami ngayon. Kasi mag-year end nga, so naghahabol lahat ng mga shipments, lahat ng mga kailangan i-advance, ina-advance kasi nga merong 2 weeks na bakasyon. So, yun lang. Update ko kayo, guys. Maraming salamat sa 1,400 plus kong subscribers at sa 4,000 mahigit kong watch hours at sa ilan na ba ang likes ko. Yun lang, hindi ko alam. Basta yan, yung mga yun, maraming salamat. Narating na natin tong unang hakbang na to para sa tinatahak nating daan. Sana lang magtuloy-tuloy at supportahin niyo pa rin po ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat dyan. Alam niyo kung sino-sino kayo, yung mga tumulong sa akin, nagturo sa akin kung paano gagawin, yung ganyan. Although, alam niyo na, wala talaga akong alam sa pag-i-edit, kung ano yan, yan na yun. Yun na yung best kung ano nakikita niyo sa video ko.
yun na yung best na nai-improve ko habang inaayos ko siya. Tapos yun sa mga vlog ko, alam niyo na hindi tayo makalabas masyado, hindi tayo makapag-travel. So hindi ko kayo mabigyan ng mga tip na yun, maganda, ganyan, ganyan. So next time tayo dyan, kapag maayos-ayos na. Hopefully sa May, April, May Labor Day. At hopefully makaalis kami, makalabas kami. Pwede naman, kaya lang mas choice ko yung dito lang muna kami. Yung dito lang sa malapit. Hindi na kailangan pang lumipad, hindi na kailangan bumiyahe ng ilang oras. So yan, dito lang yung malapit. Actually, ang malapit dito is mga 140 minutes, mga 40 minutes ng biyahe. Ganon. Pag mag-grocery kami, 40 minutes ng biyahe. Tapos itong bakasyon na to, yon, yung may plan kaming magpa-hair color ako. Kasi umaano na. Baka magpapa-hair color at saka mag-grocery kami ng ipapa-box. Papadala kami ng balikbayan box kasi dumating na yung shoes. May order akong shoes ng anak ko. Para nga mainggal niya siyang magpa-boxin na. Kasi masigip na daw yung shoes niya. May anak akong special child, alam niyo na. Yun yung ano niya. So, isang way ko para makumbin siya. Hindi naman ayaw niyang magpa-boxin kasi bawal nga daw lumabas. Tapos masikip yung shoes niya. Sa dami ng shoes niya. Masikip. So, inanuhan natin ng bago. Kasi siya na lang wala pang boxin sa amin. Para mabaksin na siya. Sana naman makumbinsin na dahil sa sapatos. So, yun lang guys. Update ko kayo ulit. At maraming salamat ulit sa inyo. Sa lahat ng mga tumulong, sumuporta, nag-comment, nag-like, at nag-views. Sana po, ipagpatuloy nyo lang. At sana mai-improve natin yung mga susunod pa nating mga gagawin. Alam nyo na, malay mo. Sa bakasyon, makapag-exercise. Bakasyon. Ayun lang. Maraming salamat. Babush!